The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If your brother sins against you, go and tell him his fault before you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two other along with you so that every fact may be established on the testimony of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sadyang bahagi ng ating pagkatao ang pagkakamali. Pero yung patuloy ang pagkakamali sa gitna ng pagtatama, hindi na yon makatao. Sadyang bahagi ng ating pagkatao ang pagkakamali. Pero yung patuloy ang pagkakamali sa gitna ng pagtatama, yun ay hindi na makatao. Mga minamahal na mga kapatid, ibig sabihin daw, kaya ka nagkakamali dahil ikaw ay may natututunan. Ano po? May natututunan. Sabi nga ni Thomas Edison, pagkatapos niyang pailawin ang isang bombilya, may nagkomento sa kanya. Dahil palagi niya sinusulat kung paano magpailaw ng bombilya at meron siyang 1,000 ways. O he failed 1,000 ways. Sabi nung nagkomento, "Ay, ano yung ginawa mong 1,000 ways na ikaw ay mali?" Sabi niya, "Hindi naman mali yun. That is 1,000 ways how not to make a bulb. How not to make a bulb." Ay, kalawang punto ay, hindi lang yung ikaw ay nagkamali. Hindi lang yung ikaw ay itinama ang pagkakamali. Marahil anong natutunan mo sa iyong pagkakamali? Anong natutunan mo sa iyong pagkakamali? Mga minamahal na mga kapatid, mahirap yung itinama ka na natuwirang ka pa. At yun ang mas malaking pagkakamali. I always say this, what makes sin more evil is when you try to justify them. Sadyang may mga taong hindi marunong makinig, nangangatuwiran sa kanilang pagkakamali. Nag-post ang Santa Maria Goretti ng picture tungkol sa ating isang kanin, isang ulam dahil may nagtatanong. Para doon sa iba, marahil hindi alam o nahihiyang magtanong, tingnan nyo na lang. Tapos may nagkomento, sabi, "Yan ang gawain ninyo mga pari.
kayo ay naghahanap ng taong mapapakain para mayroong kayong dahilan para manghingi. Yung isa naman ay, kaya maraming tamad eh. Kasi kayo sa simbahan ninyo, pinapakain nyo ang mga tamad. Dinilit ko na lang. Kasi dati, pag nangangatuwiran ka, pag pinaliwanag mo, may magsasabing, you lack kindness, you lack humility. Huwag ka nalang magsalita. Nung sinagot ko namang, thank you, ang sinagot naman sa akin, now you are arrogant. Mahirap, no? Mga minamahal na mga kapatid, delete mo na lang. No? Baka wala lang talaga silang makausap. Magkaiba yun. Iba yung mga taong gustong matuto at iba yung mga taong sabi nga ay nagkamali na, nangangatuwiran pa. Saan ka makakarating? Bakit natin itinatama ang pagkakamali? Sapagkat may mga pagkakamali na nagiging kasalanan. Alam nyo naman ang kasabihang ito. Hindi lahat na nagkamali ay nagkasala, pero lahat na nagkasala, nagkamali. Kaya nga, ang nagkakamali dapat itinatama, ang nagkakasala, inihihingi ito ng tawad. Ang nagkakamali ay itinatama ang kanyang pagkakamali. Ngunit ang nagkakasala ay humihingi ng tawad. Bakit kailangan yun? Sa unang pagbasa, kung inyong pinakinggang mabuti, the vision that was being shown to the prophet, ano sabi doon? Ang mga taong sabi nga, nagkakamali, nagkakasala, at yun ay bahagi ng mga taong bahagi sa templo. Ano sabi? Lagyan mo ng marka, ano po, yung mga taong nagluluksa na nakikita nila ang mga pagkakasala. Nagluluksa, the mourn, yung mga sabi nga ay mayroong pag-iyak, ano po, mayroong kalungkutan. Kasi kung hindi na nagpapatama, hindi na anong nararamdaman mo kapag ang isang taong nagkamali, ayaw nang itama ang pagkakamali, nalulungkot ka na, di po ba? Mahirap naman yung nakita mo na nagkamali, tumatawa ka pa. Tapos ipinagtatanggol mo pa, di po ba? Ano sabi doon? An angel will come and put a mark in their forehead. The tau, what is the tau? Ano pa? If you look at the Franciscan cross, it's like letter T, ano po, tau, the mark in the forehead. And the next angel will come and it strike everyone. If you listen to the first reading, they will strike without mercy, those who commit sin, who does wrong, and even those who does not mourn with the sins around them. Baka bahagi tayo doon. Baka kasama ako doon. Yung gumagawa ng kasalanan, yung nagkukonsente sa mga gumagawa ng kasalanan, yung mga patawa-tawa lang sa gitna ng kasalanan. God will strike you without mercy. Huwag na nating antayin yun. Kaya nga, ang ebanghelyo ay ano? Ha? Itama mo. Magpasalamat ka na mayroong mga taong nagtatama sa iyo. Nagpapaalala sa iyo. Ano ang dahilan bakit hindi mo maitama? Bakit ayaw mong itama? Yun marahil ang tanong. Bakit ayaw mong makinig? Doon naman sa nagtatama,
Marahil maganda rin pakinggan ito, ano po. Doon naman sa mga nagtatama. Please remember this. Please remember this. You know the saying, it will do good, it will do more good if we talk to each other rather than talking about each other. It will do more good if we talk to one another than talking about each other. Walang mangyayari sa chismisan. Hindi mo maitatama ang pagkakamali ng ibang tao dahil pinagkukwentuhan mo lang ang kailang pagkakamali. Kung ikaw ang nakakita ng pagkakamali, itama mo, sabihin mo. At doon sa mga tao nagsasabing, ayaw kong itama kasi baka magalit, bahagi ka sa kanilang kasalanan. Kung ayaw mong itama ang pagkakamali ng taong alam mo na pagkakamali, then bahagi ka ng kanilang kasalanan. You become accountable. Itama mo. Hindi mo pinagchichismisan. Ano po? Don't gossip about the sin of others. It does not make you a better person. Second, when we correct someone who is wrong, when we correct someone is wrong, focus on the wrong, not on the person. Learn to focus on the wrong, not on the person. And third, never be condemning. Pagka minsan, itinatama mo yung pagkakamali na ibang tao, kaya lang, inunahan mo na ng panghusga. Hindi po ba? Panghusga. Halimbawa, mananabi ako ha. Pag nananabi ako, ano, kinukot ko yung example as is, ano po. Halimbawa, tinatama ng nanay ang anak. Ha? Tinatama ng nanay ang anak. Tapos sasabihin pa ng anak, ayusin mo yan kasi tatanga-tanga ka eh. Huwag mo nang dagdagan. Itama mo na lang. Itama mo na lang. My dear friends, my brothers and sisters, you can never correct a wrong by gossiping about it. Talk to the person. Third, do not be condemning. And fourth, then, ano sabi doon? Ask somebody who can help. Ayaw pa rin makinig, bring it to the church. Bring it to the church. Pang ayaw pa rin makinig, wala ka na magagawa. Wala ka na magagawa. At least ginawa mo ang dapat mong gawin. Kaya nga po yun ang paanyaya sa atin. Bakit natin ginagawa ito? Kasi ayaw natin mangyari yung unang pagbasa. That God will strike them without mercy. Bakit natin ginagawa ito? We correct what is wrong. We focus on the wrong. Not on the person. We focus on the wrong. You talk to the person. Diba? You don't gossip about it. You focus on the wrong and don't be judgmental. And perhaps this is the grace of the day. Of course, you start correcting what is wrong in your life. Anong palagi natin sinasabi? We try to become a better person today than yesterday. Amen. Please rise. We continue to thank everyone who have been supporting us in our ministry. May God bless you more. My dear friends, my brothers and sisters, why we correct what is wrong? Why we have to stop sinning? Because I have said this many times, sin is not simply breaking the law. It destroys relationship. It robs you of your future blessing. And today, we are being reminded it merits a non-merciful punishment. Sin merits
a non-merciful punishment. That is what the first reading is all about. Mahirap yung sasabihin mo, hindi ko naman alam. Pero alam mo naman, kaya lang hindi mo itinama. Ano po? Tanggap na ikaw ay nagkakamali. Ang hindi ka tanggap-tanggap ay ayaw mong baguhin ang iyong pagkakamali. Again, we remind ourselves, for those who correct what is wrong, don't gossip about it. It will do no good if we keep on talking about each other rather than talk to each other. Talk to the person. It will not help if you gossip about it. Focus on the person, focus on the wrong, not on the person. And third, do not be condemning. Do not be condemning. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit.